Q-Time guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isa sa mga tanong sa akin sa GNL Elite, kung saan ang mga GNL ay aking nakakausap. At ang tanong na ito ay tungkol sa kung paano daw ba bigyan ng reward ng isang alpha male ang kanyang babae. Okay, well, mga G, karamihan sa mga nakikinig sa akin, alam ko na baguhan pa lang dito, o sabihin na nating kumbaga ay nasa beta male mindset pa rin. Okay? Kumbaga, yung mga utak ninyo ay hindi pa masyadong sabihin na nating nakakabuo ng alpha male mindset. Kaya ang iba sa inyo, ang madalas na sagot, o sabihin na nating ang tingin na tamang dapat gawin sa isang babae kapag ka may nagagawa itong maganda sa kanya ay kumbaga rewardan mo. Parang kumbaga empleyado mo nga na may nagawang maganda sa kumpanya o nag-perform ng magaling. Kaya ngayon, dahil sa kanyang ipinakita o ipinamalas na ang king kalupitan o kagalingan o pagiging matino o pagiging mabait, bibigyan mo ngayon siya ng reward. Diba? Yung mga empleyado, binibigyan ng certificate, o kaya pinipraise sa harap ng maraming tao, nagkakaroon ng bonus, diba? Na ang reason kung bakit ginagawa yon ng mga boss sa mga kumpanya, sa mga empleyado nila, ay para magpakita ng appreciation. Appreciation na, sabihin na natin nga, natural na hinahanap ng isang tao na may ginawa para sa isang tao o sabihin na nating isang bagay. So example, sabihin na nating ako ay naging isang magaling na salesman at napakaraming benta kong naipasok sa loob ng isang kumpanya. Okay, nagpakahirap ako doon, nagpakapagod ako, ang dami kong sinakripisyo, di ba? So natural sa akin na kung ako yung pinakamagaling mag-perform, nag-expect ako, nai-appreciate ako ng kumpanya. Na yung kumpanya naman, since syempre ayaw nila akong ma-disappoint o ayaw nila akong mawala sa opisina nila, ipaparamdam nila sa akin na special ako. Bibigyan nila ako ng reward para lalo ako ma-motivate. Ganun din yung ibang mga empleyado doon. Okay, gusto nila ma-motivate sila, nagayahin yung ginawa ko para makakuha din sila ng reward. Okay? Pero sa opisina lang yun. Dahil kaya mo ginagawa yun sa tao, ipinapakita mo sa kanya o ipinaparamdam mo na yung tao na yun, o ako, na may ginawa para sa kumpanya ninyo, ay special. Kumbaga, ayaw nyo kong mawala. Kaya, yung expectations mo, minute ngayon namin. Okay? Di ko man maibigay yung talagang in-expect mo, pero at least, na-appreciate namin yung ginawa mo. Okay? Bagay na, kapag ka ginawa mo sa isang babae, di hindi magiging maganda ang magiging resulta nito. Dahil tandaan nyo, pagdating sa babae, hindi tayo pwedeng mag-validate. Pagdating sa babae, kahit anong gawin mo na para sa kanya, ito ay isang form of simping. Okay? Kaya kapag ka, nag-reward ka ng bagay, ng regalo, ng isang experience, say, pumunta kayo ng Enchanted Kingdom, pagkatapos niyang isubo ng malupit yung sandata mo, di ba? Yung ano mo, yung kaibigan mo, okay? Mga pagkatapos niyang kainin yung sorbetes, o okay? Isubo yung ice cream o yung sorbetes, okay? Kung sakaling pagkatapos nun gawin niya yun, tsaka mo siya binigyan ng reward, okay? Then, yun nga, yung bagay na yun na ginagawa mo na yun is simping, okay? Dahil hindi mo po pwedeng i-validate ang babae. Hindi mo po pwedeng ipaalam sa babae na special siya. Hindi mo po pwedeng ipaalam sa babae kung ano yung sabihin na nating kapangyarihan niya sa'yo. Ngayon ang tanong, paano naman niya malalaman na may kapangyarihan siya sa'yo? Nag-reward ka lang naman. Hindi ba dapat, ano nga yun, tama nga yun, dahil na-appreciate mo nga siya. Yun yung point dun, G. In-appreciate mo yung ginawa niya, ibig sabihin, nakapunto siya sa'yo. O kaya sabihin na natin na kaya mo ina-appreciate yung ginagawa niya ay dahil in-expect nga niya na ma-appreciate mo siya. So, ibig sabihin, sumusunod ka na ngayon sa kanya. Di ba kaya nga bad boy? Di ba hindi nga sumusunod sa kanya? Kupal nga, di ba? Di ba hindi nga nice guy, di ba? Wala kang pakialam sa pakiramdam niya, di ba? Di ba sabi sa niya, trick
treat her like shit. Di ba? Dapat ganun. Treat her like shit. Okay? Dapat ganun yung pagtrato mo sa babae. Dahil mas gusto niya yun. Mas gusto niya yung nag-aabol siya ng validation. Mas lalo niya pang gagalingan. Di ba? Naaabot sa punto na yung babae sabihin, Arben, ginawa ko na nga lahat. Ginawa ko na nga nang dyan ako palagi. Lagi kitang tinutunuan. Lagi kitang iniintindi. Dapat wala-wala appreciation. Okay, babae, di ba? Yun yung gusto nila. Gusto nila yung drama noon, yung emotional turmoil noon. Dahil sa bagay na yun, nagigising yung pagkababae na o nagigising yung emosyon nila. Okay? Kaya kapag ka, in-appreciate mo yun, let's say, yun nga, binigyan mo ng experience, di ba? Tinanong mo sa EK, pagkatapos niyang kumain ng sorbetes mo, di ba? Tapos niyang diladilaan yung ice cream, di ba? Dinala mo siya sa Enchanted Kingdom. Then ngayon, ang tingin niya doon, kumbaga, special nga siya. Kumbaga, ayaw mo ding mawala siya. Kaya mo ginagawa, di ba? Yung ginawa ng ano, nung boss dun sa empleyado niya, kaya niya ni-reward. Kasi ayaw niyang mawala yon. Gusto niya mag-perform ka pa ng mas ano pa, ng mas magaling pa. Okay? Kumbaga, iba tatanong, paano ngayon yan? Baka hindi na mag-perform ulit yung babae. That's wrong. Magpe-perform lalo ang babae sa'yo. Kasi nga, hindi mo siya binavalidate. Kasi nga, pinapakita mo sa kanya na mas mababa siya sa'yo o hindi ka takot na mawala siya. Kaya ngayon, mas gagalingan niya pa. Okay? Yan yung mindset ng mga beta male. Yung iniisip nila, pag wala akong ginawa sa babae, kapag hindi ko siya pinasaya o hindi ako nagsasayaw o hindi ako nagbigay ng regalo, mawawala sa akin yung baby love ko, di ba? Mawawala na ako ng ano, ng pusikat, di ba? Ganyan ang iniisip ng beta male. Ang alpha male, ang pakialam. Kasi ako lang sapat na. Yung the fact na tingnan lang kita, bigyan kita ng atensyon, o kausapin kita, o sabihin na natin ikaw yung pagkatiwalaan ko dun sa bagay na gusto kong ipagawa sa'yo, dapat masaya ka na. Which is true. Dahil ang babae, kung mapapasaya nila ang alpha nila, nagiging masaya sila. Okay? Kaya hindi mo kailangan ibigay sa kanya yung bagay na magpapasaya sa kanya. Dahil pag ginawa mo yun, bababa lang ang tingin niya. Ma-appreciate niya, matutuwa siya dun sa oras na yon. Pero bababa na ang tingin niya sa'yo. Dahil nga ang tingin niya sa'yo, kaya mo ginagawa yon eh dahil, syempre, ayaw mo siya mawala. O, di ba? In-appreciate mo siya eh. O, hindi ka tulad nung wala kang pakialam, ang tingin niya doon, hindi ka takot na mawala siya. So, lalo ngayon, tumataas yung tingin niya sa'yo. Dahil nga, hindi ka nagpakita na ano, na kumbaga na-appreciate mo yung ginawa niya. Okay, pero hindi mo siya kukupalin. Yun nga lang, magiging kupal ka talaga. Magiging, sabihin na natin, a-hole ka sa mata ng babae dahil nga, sabihin na natin, hindi mo in-appreciate yung ginawa niya. So, yun nga, yun ang bad boy. Kaya bad boy ang tawag doon. Kasi hindi ka sumusunod. Okay, yung nice guy, siya yung magpapaka-nice. Kasi nga, may pakailam siya sa nararamdaman ng babae. Ayaw niyang masaktan, ayaw niyang ma-disappoint, ayaw niyang dumating in time, ma-realize ng babae na hindi pala siya yung gusto nito dahil hindi siya nag-regalo. Kaya ang feeling niya, may paniniwala, or actually hindi feeling, may belief siya, may paniniwala siya na kailangan niyang pasayahin ng isang babae para lang magustuhan siya nito, para hindi ito mawala sa kanya o magpatuloy ng supply ng pusikat sa kanya. Okay? Ganyan ang mga beta male. Kasi ang beta male, wala talaga silang tiwala sa mga sarili nila. Hindi sila naniniwala na sila lang sapat na. Kaya ngayon, gumagawa sila ng mga aksyon, o mga salita, o mga sabihin natin, nagre-regalo, di ba? Magpapakasim sa isang babae para lang sabihin na natin, masecure nila o mawala yung insecurity nila sa sarili nila, na pwedeng mawala yung babae nila dahil nga alam nila sa sarili nila, hindi sila yung daman. Pero kung ikaw yung daman, di ba? Kung ikaw yung daman, wala kang pakialam, di ba? The fact na pinapansin kita o pinagbigyan kita ng oras ko o kinakausap kita o pinagkatiwalaan kita sa inutos ko, dun pa lang, dapat masaya ka na, di ba? The fact na ginagano ko, ako nga daman eh, di ba? Marami nga akong babae, di ba? Hindi nga ako takot mawala ka. Kumbaga, hindi nga ikaw ang pinakamataas ko eh. Marami pa ako makukuhang mas magaganda sa'yo eh. So, yun ang gusto ng babae ngayon. Na kumbaga, yung hari niya. Ikaw ang hari niya. Ikaw yung hinahabol niya. Mas mataas ang tingin niya sa'yo. Hindi yung mas mataas yung tingin niya sa sarili niya kesa sa'yo. Dahil sa oras na, tumaas ang tingin ng babae sa sarili niya at bumaba ang tingin niya sa isang lalaki. Ang tingin niya sa lalaki niya, hindi na yun yung king niya. Natural, mas mataas na siya eh. Paano niya pa itatrato ng king yun? Oh, di ba?
Kaya nga, kailangan maging a-hole, maging bad boy. Dahil pag di ka naging bad boy, maaaring makuha mo yung babae, pero maniwala ka sa akin, maglolo ko sa iyan para maghanap ng bad boy. Okay? Dahil ang inaabulabol ng babae palagi ay yung emosyon. Okay? So kung bibigyan mo na siya ng safe na relasyon, dahil na-appreciate mo na nga siya, nadinigyan mo ng regalo, nadinigyan mo ng ano, ng t-shirt ng GNL, di ba? Dahil sobrang saya mo. Di maniwala ka sa akin, yung babae, mababawasan yung attraction at yung interest niya sa'yo. Kasi nga nakikita niya, na uti-uti niya nakikita na inakuha niya, eh, hindi naman pala tunay na king. Hindi naman pala tunay na, ano, na alpha. Mawawalan talaga siya ng gana. Kaya hindi mo po pwedeng bigyan ng regalo ang isang babae. Isa pa, isang, ano yan, form of simping, okay? Okay, so, walang regalo, walang, sabihin na nating, travel experience, okay? Walang sabihin na nating special treatment, okay? Dahil, G, again, sabihin ko lang paulit-ulit to sa'yo, o ipapaalala ko palagi, ikaw lang sapat na. Yung makasama ka lang niya, okay na yon. Masaya na siya dun. Dahil ang isang babae, nagiging masaya yan kapag napapasaya niya yung alpha niya. Dahil ang babae, naturally, ay nilikha. Okay, o ginawa, o binigay dito sa mundo, o ginawa ng Diyos dito sa mundo para magsilbi sa alpha king niya. Okay? Kaya lahat ng babae ay naghahanap ng lalaking kaya niyang irespeto. Okay? Pero kapag ka, beta ang nakita niya, alam mo naman ang gagawin ng beta, siya magsisilbi dun sa, ano, sa babae. Kaya ngayon, yung babae, nawawalan siya ng gana, hindi siya nagiging masaya. Okay? Compare dun sa babae na nakita niya yung alpha niya. Okay? Ang babae ay ginawa o sadyang nilikha para magsilbi. Kaya kung mapagsisilbihan niya ang lalaki niya at patuloy nitong ipapasa yung shit test o sabihin na natin magagawang ipahabol yung validation, yung babae, doon pa lang nare-reward na siya. Mas gusto niya pa yung sabihin na nating emosyon na maibibigay mo sa kanya o yung drama o yung turmoil o sabihin na nating naglalagablab na galit o asar sa'yo. Mas gusto niya pa yon na hindi mo siya na-appreciate kesa sabihin na nating i-validate mo siya. Okay? O sabihin na nating bigyan mo siya ng regalo, bigyan mo siya ng wallet na may laman na tigi 1,000. Okay, mas gusto niya pa yung ganun. Yung pakiramdam na ganun. Kasi yung pera sa totoo lang, mga G, yes, gusto ng babae ng pera. Totoo yan. Pero sa totoo lang, mas importante pa rin sa kanya na magawa mo siyang babaeng babae yung pakiramdam niya. Okay? Pagdating sa babae, walang logic dyan. Dahil pagdating sa babae, maniwala ka sa akin, yan ay purong emosyon lang.